Hello sa lahat ng students ng TLE Grade 10. Heto na naman uli ang panibagong video para sa Fashion Accessories Week 3. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang tungkol sa tools at materials na ginagamit sa paggawa ng fashion accessories. Sa nakaraang video ay naipakilala na natin ang mga iba't ibang tools at materials na ginagamit sa paggawa ng mga fashion accessories. At ngayon naman ay muli nating babanggitin ang mga pangalan ng iba't ibang tools, pero kasama na rin nating ipapaliwanag kung ano ba ang gamit ng bawat isa nito at pati na rin ang mga materyales. Okay, ngayon, unahin muna natin ang cutting tools. Ito ang mga tools na ginagamit gaya ng paghihiwa, pagpuputol, pagtatabas at kung ano-ano pa na gumagamit ng blade gaya ng number 1. Nippers. Siguro naman ang iba sa inyo ay alam na kung ano itong nipper. Ito ang madalas gamitin ng mga manicurista para sa paglilinis ng mga kuko. Pero pagdating naman sa paggawa ng mga fashion accessories, ito ay nagagamit rin para sa mas mabilisang pagputol ng mga manipis na kable o wire at iba pang mga malalambot na materyales. Pakatandaan lang na ito ay para lang sa mga maninipis na bagay. Number 2, scissors o gunting kung tawagin natin. Sa palagay ko naman, hindi na natin kailangan pang ipakita kung paano ito ginagamit dahil napaka-common na sa atin ang kagamitang ito. Number 3, wire cutters. Ito naman ay ginagamit para pamutol sa mas makapal na kable o wire na hindi na kayang putulin kung nipper ang gagamitin. Gaya halimbawa ng tinatawag na flush cutter pliers o side cutter pliers o diagonal cutter pliers. Okay, ito pang isa. Measuring tools o kagamitang panukat gaya ng number 1. Brass gauge o kilala rin sa tawag na brass caliper. Ito ay ginagamit na panukat ng diametro ng isang beads at ng iba pang piyesang pang fashion accessories. Kagaya na lang ito na ang sinusukat ay ang outer dimensions o yung panlabas na diametro. Then dito mo babasahin yung unit. Yan dyan. Then pwede mo rin sukatin yung panloob na diametro o yung inner dimensions. Katulad ng ganito. Yan. Ipapaloob mo lang yung gauge. Then ganito. Ayan, masukat na. Pagkatapos dito mo naman babasahin yung unit. Number 2, measuring tape or tape measure. Pagdating sa usapang fashion accessories, ito naman ay ginagamit na panukat sa leeg at sa pulso kapag ang ginagawa ay kwintas o pulseras. Number 3, ruler. Ito naman ay ginagamit na panukat ng wire para masigurado na tama ang haba ng wire na puputulin. Okay, eto pa ang isa. Pliers. Naipakilala na natin ito nung nakaraang video gaya ng number 1. Chain nose pliers. Ito ay ginagamit na panghawak ng mga wires at pagmamanipula ng mga wires at iba pang piyesang pang fashion accessories. Oh, ayan. Gaya nito. Number 2, crimping pliers. Ito naman ay ginagamit para pagdugtungin ang dalawang metal sa pamamagitan ng pag-iipit at pag-iupi ng mga bahagi nito. Gaya niyan. Pagkaipit, masasakal yung wire, maglalak na. Number 3, curved chain nose pliers. Kapareho din lang ng chain nose pliers ang paggamit nito. Ang kaibahan lang ay may posisyon ito na kayang gawin para maging mas komportable ang paghahawak ng mga wires at ng iba pang piyesang pang fashion accessories. Sa dulo nito, mapapansin mo na nakabaluktot ito ng konti. Number 4, flat nose pliers. Ito naman ang ginagamit para ipangtuwid sa mga bumaluktot na wires
at nagagawa rin ang ibang kayang gawin ng chain nose pliers. Dito naman ay ipinapakita kung papaano ang pag-open at pag-close ng jump rings gamit ang long nose at flat nose pliers. Ang maliit na bilog na yan ay isa sa mga findings na kung tawagin ay jump rings. Ito pa ang isa sa kayang gawin ng flat nose pliers. Nakakapag-bend siya ng wires into a right angle shapes gaya nito. Ayan. See? Number 5, flush cutter pliers. Ito naman ang ginagamit na pamutol ng mga kable o wires. Mas komportabling pamutol kasi ito kumpara sa ibang pliers. Number 6, round nose pliers. Ito naman ang ginagamit para makalikha ng loop sa mga wires at findings. Sa round nose pliers, mapapansin mo na ang jaw ng pliers o yung panga ng pliers ay cylindrical ang hugis. Tulad halimbawa nito, kung gusto mong makalikha ng maliit na loop, siyempre, dapat yung wire ay doon mo ilagay sa may bandang dulo ng round nose pliers. Then, saka mo ipipihit ng ganito. Ngayon, kung gusto mong makalikha ng mas malaking loop, siyempre, dapat yung wire ay doon mo ilagay sa may bandang gitna ng jaw ng round nose pliers. Tulad ito. Ayan. Ngayon naman ay narito pa ang ibang mga materials na pwedeng magamit sa paggawa ng mga fashion accessories. Gaya ng number 1, clear nail varnish. Ito yung madalas na ginagamit ng mga manicurista sa pagkikutiks para kumintab tingnan yung kuko. Pero pagdating naman sa paggawa ng mga fashion accessories, ito ay ginagamit bilang pandikit sa mga tali at ribbon na kung saan ang resulta nito ay walang makikitang bakas na may ginamit na pandikit na nagpaparumilang tingnan. Number 2, masking tape. Ito naman ay pansamantalang ipinangpupulupot sa dulo ng wire para hindi malaglag ang mga beads habang ginagawa pa lang ang fashion accessories. Number 3, needles. Ito ay karayom na may iba't ibang sukat o laki. Malaking karayom para sa mga malalaking beads at maliliit na karayom para naman sa mga maliliit na beads. Number 4, super glue. Ito ay ipinangdidikit din sa mga beads na katulad ng paggamit ng clear nail varnish. Pero ito ay para naman sa mas malalaking beads o sa mas malalaking piyesang pang fashion accessories. Number 5, storage box. Ito ay isang kahon na pwedeng paglagyan ng mga beads, findings at iba pang maliliit na piyesang pang fashion accessories. Number 6, tweezers o tiyani kung tawagin natin. Pero hindi ito yung tiyani na ginagamit na pambunot ng buhok. Ito ay ginagamit na pangdampot at panghawak ng mga maliliit na beads at iba pang mga maliliit na piyesang pang fashion accessories. Number 7, beads. Ito ang isa sa mga materyales na nakakapagdulot ng kaaya-aya sa paningin kapag ang ginagawang fashion accessories ay nabuo na. Pwede tayong makapag-recycle ng gagawing beads o pendant mula sa mga sira o pinaglumaang fashion accessories. Number 9, findings. Marami at iba-iba ang mga klase nito. Merong ginagamit na panglock sa mga kwintas at pulseras. Merong ginagamit na pantuhog sa mga beads para pagdugtong-dugtungin ang mga beads. Number 10, wires and chain. Ito ay mga kable o wires at maliliit na kadena na maaring gawa sa plastic, copper, silver, gold at iba pa. Ito rin bale ang magiging kadena ng kwintas o pulseras kapag nabuo na ang mga ito. Okay, yan na ang kabuuan para sa module week 3 at sana naman nakatulong. Thank you for watching and good luck sa inyong mga activity.